Ako si Noel M. Elicana, painter galing sa Iloilo. Lumaki ako sa barangay Bitoon, Haro, Iloilo City, tabing dagat. So iba yung ano, iba yung pamumuhay sa tabing dagat kaysa nung lumaki kami sa Maynila. Mas malawak yung ano, yung paligid, mas maliwalas, tas nakakapag-isip ka ng maayos. Parang ano rin, namulat ako sa ano, sa tatay ko, nakita ko siyang nagde-drawing. So parang doon nagsimula yung ano, hilig ko sa pagdo-drawing din. Tapos sabi ko, balang araw, gusto ko rin magaya niya na nagdo-drawing din. Doon na nagsimula, since 5 years old ako. Pero yung art talaga, yung spirit ng art, nagsimula siya nung 2016. Nung parang nag-ano ako sa cellphone na full-time artist ako, nag-decide ako. Yung parang spirit of art, yung parang nainganyo talaga ako na iseryoso yung gawain niya. Unang medium, yung ano, acrylic. Kasi nagpa-practice kami sa school nung mural painting, doon ako na gano'n. Unang pag-awak nung brush, parang nanginginig talaga ako eh. Parang hindi ako marunong talaga. Pero nung nasimulan ko na, pag-mix ng mga pintura, pag-awak ng mga brush, parang baga sa war, natalo ko yung gano'ng fear, yung gano'ng klase. So yun, tuloy-tuloy na. Hanggang ngayon, wala akong takot. So bali, na-discover kami ni Bam. Una yung isang kaibigan ko si Paul Jan, tapos next ni-recommend ni Paul Jan yung dalawa kong kaibigan na sina Mike tsaka si Jason. After nun, nag-decide ako na wag muna kunin yung residency kasi magpo-focus muna ako sa first solo show ko. And then after that, ayun, kinuha ko na yung ano, residency program as an opportunity. So ginrab ko na siya. Para sa akin, malaking tulong, malaking platform yung ganitong programa sa pagubog ng aking ano, career. First day of residency ko is ano, paghilom na agad. So yung unang araw, unang dating, unang moment is nag-mural kami. So yung mural na yun, parang ang saya din sa feeling kasi bagong kita mo yun sa, ano, sa mga artist na yun. Parang iba yung connection mo sa kanila. Nagsimula pala ako sa DASMA, yung, ano, yung residency ko doon. And then sa Amadeo. Pero nung sa DASMA ako, maraming nangyari before ako mag-start ng art residency. Pumunta muna kami ng Cagayan. Nung papunta pa namin Cagayan, syempre lahat excited. Sumakay sa bus, sa long ride. Ayun, saktong ano, February 14, alas 3 ng umaga, na ano kami, na aksidente. Yun yung parang nag-flashback lahat ng ano, ng mga pangyayari mo sa buhay. Uy, baka katapusan or baka ito na yung huli. Yung aksidente yun, opportunity rin, kasi binigyan tayo ng ano, second chance na may continue yung ano, yung buhay natin. So parang ano, parang napakabilis ng moment na yun. Ganun pala ka halaga yung buhay. Nag-mural painting kami doon for community engagement. So yung experience namin doon is kakaiba kasi yung nakita mo yung mga tao na sabik na makita yung mga art, or I mean parang doon pa lang nila nakita yung ano, yung kagandahan ng art. Kasi sa simpleng mural sa pader or waiting shed, yung bahagi na yun, yung mukha nila na kaligayahan, parang naibalik pag-engage mo sa community, pagtulong mo sa community. Iba yung kaligayahan nung nasa harap ka ng canvas. Sa canvas, parang community rin yun eh. Community ng self mo rin yun. Pero iba naman yung ano, sa outside world na. So yung kaligayahan nila, mas iba yung ramdam mo kesa sa kaligayahan na naramdaman mo habang kausap mo yung canvas mo. Yung sa Madeo naman, doon nag-start yung lockdown. So kakaiba yung ano, yung experience naman. Nagbigay sa akin ng culture shock kasi biglaan eh. Epekto nung yung struggle ng mentality or paano, ano kaya nung mangyayari sa pamilya mo, ganun. So yung art ko doon, more on heavy subjects siya. Kung makikita mo sa art, may mga ginamit akong subject na mga ngipin.
So, yung pangingilo. So, yung ngipin na yun, parang yun yung pinaka-general na object para makarelate yung lahat. Parang interconnected pa rin lahat makakaramdam ng sakit. So, dun ko na i-connecta sa pangyayari ngayon. After nung Ranyag Art Festival, community engagement, tumulong kami sa mga evacuees nung nasa landa nung Taal volcano. Nagbigay kami ng relief goods galing sa pagtulong-tulong din ng mga artist. So, bale, pagpunta namin doon sa evacuation center, nakita ko yung mga taong tuwang-tuwa dahil sa goods na binigay namin. Tapos may nakausap ako ng isang matandang babae. Sabi niya, kanino galing to? Mga ganito. Sabi ko, ano po, tita? Galing po yan sa mga artist na nagtulong-tulong para maibigay yung relief goods. Tapos, umiyak na lang siya. Tapos sabi niya, nagpapasalamat siya ng buong puso niya sa mga katulad natin, nating mga artist. Sa tingin ko, ngayon, hindi pa yan lalabas yung mga ganung mga energy yung mga thoughts na pwedeng ibahagi sa laman ng canvas. I mean, magiging part siya ng proseso ko bilang artist, yung mga experience na yun. Kasi yung mga gawa ko ngayon, iba-iba rin yung proseso eh. I mean, hindi siya totally na agad-agad lalabas yung ganong mga ganong feeling or emotion. So, bali, mas na-excite ako after nito. I mean, ngayong residency, parang pa lang yan, parang seed na hindi pa totally tumutubo. So, mas exciting yung pag-grow ko balang araw. Masaya, tsaka more on challenging siya kasi iba-ibang tao yung na sa Salamuha araw-araw. Tapos, yung mga kasama mo, the way na mag-isip is iba sa mga nakasanayan mo. So, mas challenging siya na art residency. Tapos, malaking bahagi, malaking tulong talaga yung experiences ko dito kasi hindi lamang yung painting yung nag-evolve, hindi lamang yung art ko yung tumutubo, kundi yung character, tapos yung yung pagtulong din sa kapwa, sa community engagement. Kasi yung programang art residency, hindi lang siya more on self or yung sa artist lang mismo. At tinutulungan kaming bumalik sa community at tulungan yung community, especially yung youth, kasi yung youth talaga sila yung bukas kasi yung isipan nila eh. Kasi sila mas kailangan nila yung tulong. Tingin ko wala pang kulang kasi parang sisimula pa lang yung programa. Sa tingin ko maganda siyang nadadagdagan ng mga bagong programa na katulad dati lang more on focus lang sa artist and gallery hopping or ganun. Ngayon sa aming batch meron ng community engagement, so sa tingin ko madadagdagan pa yan ng mga programa. Yung sa space naman, yung sa studio ng artist, maganda naman siya kasi ang lapad, tapos parang nandiyan na yung venue kasi nature ganun. Tapos yung pag-treat ng mga ibang tao sa iyo is parang kapamilya na. Tuwing umaga, bumababa ako ng ilog para mag-meditate, para kilalanin mismo yung sariling ikaw, para hindi ka maligaw. Mas magandang pakinggan yung agos ng ilog kasi energy siya eh, nature. Maganda pa rin makakonekta ka sa nature kaysa sa magano ka ng sarili mong kakayahan. Kasi nagbibigay ng energy na ipagpatuloy yung mga gawain mo lang. Kasi naniniwala ako sa
sa ano ng nature, sa energy ng nature. Parang seed siya na balang araw tutubo rin. Kaya mas excited ako sa hinarap, sa kung anong magiging ako balang araw. Kasi yung foundation ko ngayon bilang artist, mas hinubog siya ng pagiging mentorship, pagiging paano ako i-mentor sa, tapos yung pag-engage sa community. Mas naliwanagan ka kung paano mo ibahagi yung buhay mo, I mean yung kakayahan mo sa ibang tao. Kasi yung art na yun, nagre-reflect din sa ibang tao yun. So malaking bagay. Yung proseso ko dati is more on ano siya, parang napaka-static or walang galaw. I mean, yung proseso ko dati, more on ano siya eh. Mas nakikita mo siyang abstract. Tapos, yung ngayon naman, mas maliwanag na yung bawat pyesa. Mas na-enhance ko yung kulay, yung contrast. Tapos, yung arrangement, yung composition, mas nano ko siya. Mas nagawa ko siya ng maayos. I mean, wala siyang pinagbago, nadagdagan lang. Kasi kapag nagbago, mawawala ka rin sa sarili mo na, hindi ka na yung ganyan. Hindi na siya ganyan. So, more on nadagdagan lang ng mga katulad ng mga prinsipyo sa buhay. Yung residency talaga, makaka-apekto yan sa akin balang araw kasi as a starting artist, makakatulong siya, sa time na kailangan ko siya. Kung totally grow na ako, babalikan ko yung moment na to, yung mga tinuro sa akin, yun yung pinakamalaga eh. Kasi kapag hindi ko babalikan yung mga ganitong pagkakataon, parang niloloko ko lang sarili ko. Baka maligaw ko. So yung foundation na to, yung art residency, malakas or napakalakas na na energy para maging buo yung prinsipyo ko bilang artist. Yung wag lang bitawan yung art, yun yung pinaka learning ko dito. Kasi yung art para sa akin parang halaman din na dinidiligan mo. Hindi siya agad-agad na tutubo ng mabilisan, tsaka hindi rin siya agad-agad na mamumunga. So yung art na ito parang halaman din, balang araw bubunga at lalago. Para sa akin parang naging ilaw din yung mga salita ninyo, kasi yung art napakalawak, napaka-broad, parang dagat din. Kung walang layag, kung walang star or guidance, maliligaw ka din. Hindi ka makapunta sa paroroonan. Kasi mas maganda yung mga turo ni sir. Parang dinidiligan din ako. So maraming salamat sa mga guidance. Words of wisdom.